Hello media people, welcome to the channel and welcome po ulit sa another video tutorial by RunmonLink Media. Ito na po yung aking Google AdSense pin na pinadala ni Google sa akin. Natanggap ko na po siya. Sa video na to, ipapakita at i-explain ko po sa inyo kung ano yung process para ma-monetize yung inyong YouTube channel at kung paano makakuha ng Google AdSense pin. So guys, pag pinapanood nyo itong video na to, I'm assuming na wala pa kayong YouTube channel or meron na kayong YouTube channel na may content, meaning videos, pero hindi pa siya monetized. So guys, panoorin nyo itong buong video nyo to para at least malaman nyo kung ano yung ine-expect nyo pag na-monetize na ang inyong YouTube channel. So simulan na po natin. Ganito po ang itsura ng YouTube channel pag wala pa pong laman. Zero pa po lahat. Zero subscribers. At kung i-check po natin yung videos, makikita nyo, nagre-recommend siya na mag-upload tayo ng videos. Ganito naman po ang itsura pag meron na po kayong content sa inyong channel. So, makikita nyo, meron na siyang 200 subscribers. At kung pupunta po tayo sa videos, ayan, nandyan na yung mga videos niya. Pero sa ngayon, magpo-focus lang po tayo dito sa may monetization. So, i-click natin yung monetization. At ito po yung gusto kong ipakita sa inyo. Ito pong progress meter na to. Aware naman na siguro kayo guys na kailangan nyo ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hours para ma-monetize po ang inyong YouTube channel. So, dito kung makikita nyo, meron pa lang siyang 200 subscribers at 628 public watch hours. Sa ibang YouTube creator guys, pwedeng mauuna itong watch hour kasi malay natin nag-upload sila ng videos, medyo nag-viral, maraming nanood kaya na-meet nila agad yung watch hour pero yung mga nanood nun hindi pa sila nakapag-subscribe. So, meron naman yung nauna yung subscribers na na-meet na nila yung 1,000. Actually, naging 1,500 na siya. Naging 2,000. Pero hindi pa rin nila na-meet yung 4,000 watch hours. Pero pag na-meet nyo po yung 1,000 na required na watch hours, na subscribers guys, mag-i-email po sa inyo si YouTube. So, bubuksan po natin yung email na yon para makita nyo kung anong itsura ng email kapag na-meet nyo na po yung 1,000 subscribers. Ayan, pag nabuksan nyo si Gmail, ayan na po yung message. So, nakasulat dyan, congrats on 1,000 subscribers. At makikita nyo, binubuhusan kayo ng saging. Kaya yung mga ibang YouTube creators, ang tawag sa subscribers is banana. Scroll down tayo. Then, basahin nyo yung message na yan. At dyan sa pinakababa, makikita nyo, 3 cheers from the YouTube team. At this point, successful na po kayo sa subscriber count. So, ang hihintayin nyo na lang is yung watch hour. Basta mag-upload lang kayo ng mag-upload ng videos para dumami yung views nyo at mapabilis yung pagkuha nyo ng 4,000 watch hour. So, guys, balik muna tayo dun sa channel natin, dun sa dashboard. Dito sa dashboard, babalik po ulit tayo sa monetization tab. May i-explain lang po ako sa inyo. So, click natin yan. Kapag na-meet na po natin yung minimum required number of subscribers and the minimum number of watch hours, itong metric na to, hindi na po ito magpapakita pag next time na bubuksan nyo po yung monetization tab ninyo. At kung kanina, ipinakita ko sa inyo yung email na isinend sa akin ni Google nung na-meet ko yung 1,000 subscribers, ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung email ni Google sa akin na na-receive ko noong na-meet ko na yung 4,000 watch hours. So, balik po ulit tayo ngayon sa Gmail. Ito na po yung second email na na-receive ko. Kung nakikita nyo dito, nakalagay dyan, apply for monetization. At yan po yung message. Makita nyo, your channel, RunmonLink Media, has passed the 1,000 subscribers and 4,000 public watch hours in the last 12 months. So guys, pag na-meet nyo na po yung minimum subscriber count na 1,000 subscribers at yung 4,000 watch hours,
So, balik na po tayo sa ating account dun sa dashboard para makita natin yung pagkakaiba. Kapag kinlik nyo po ulit yung monetization, wala na po yung metric natin. Ito na po yung makikita nyo. So, ayan. Kailangan nyo pong i-accomplish yung tatlong yan. So, ibig sabihin po nito guys, yung channel natin under review. Step 1, review partner program terms. Tapos na po tayo dyan. And then, step 2, sign up for a Google AdSense. Tapos na rin po tayo dyan. Nandito na po tayo ngayon sa third step, which is get reviewed in process. Hindi po pare-parehas ang time frame ng pagre-review ng mga channel dito sa YouTube. Yung mga iba umaabot ng 1 week, 2 weeks, 3 days, 2 days. And sa akin guys, na-review ako ng 2 days. So it took me 2 days to wait hanggang natanggap ako bilang YouTube partner at na-monetize na po yung channel ko. Kapag na-approve na po yung channel nyo for monetization, syempre mag-i-email ulit sa inyo si Google. So balik po tayo sa Gmail. Okay, ito na po yung third email na natanggap ko kay YouTube. Oh, sinasabi dyan, congratulations, you've been approved to join the YouTube Partner Program. So, ito yung letter. Tignan natin yung buo. Ayan. So, nakasaad dito, congratulations, your YouTube channel Run Monlink Media has been accepted into the YouTube Partner Program and is now able to monetize on YouTube. Alam nyo guys, nung binabasa ko tong email na to noon for the first time, biglang nag-level up yung excitement ko. Lalo pa akong ginanahang mag-upload ng mga ibang videos kaagad. Pinaplano ko na kung anong klaseng content talaga ang gusto kong gawin. And at this point, nasabi ko sa sarili ko, finally, pwede na akong matawag na YouTuber or official YouTube content creator. Not realizing na hindi pa pala dito nagtatapos. Marami pa pala tayong kailangang i-achieve at i-maintain. Napakarami pang requirements ang kailangan nating i-meet. So ngayon, balik muna tayo dun sa channel natin para makita natin yung susunod na process na kailangan nating dapat gawin. Kapag nakabalik na po kayo sa channel nyo, i-click nyo lang po yung videos tab. So lalabas yung mga videos nyo, yung visibility nya, and mag-concentrate po tayo dito sa monetization. Kung mapapansin nyo, lahat yung mga videos, monetization nya na naka-off. So, paano i-monetize itong mga videos na to? So, dito sa taas guys, kung makikita nyo, nandyan ulit yung message. Congratulations, you have been accepted into the YouTube Partner Program. You can now monetize your videos and accept support. So, kung gusto nyo nang i-monetize yung mga videos nyo, i-click nyo lang po itong monetize videos or i-click nyo po ito isa-isa. Yan po. So, yung dollar sign, nakita nyo may slash. Pag i-click nyo yan, magi-green na po yung dollar sign na yan, mawawala yung slash. Tapos itong off, magiging on, magiging green na rin itong dollar sign. Tapos, i-try nyo panoorin yung isang video ninyo at mapapansin nyo meron na po kayong ads. So, kung meron na kayong ads, ibig sabihin, nagko-compute na po si Google AdSense kung magkano na yung na-accumulate nyo in dollars. Ngayon naman, pag pupunta tayo sa monetization, so i-click natin yung monetization tab. Account status, monetization enabled, welcome YouTube partner. So now that your YouTube channel has been finally monetized, puntahan na natin yung analytics. So bubuksan natin yung analytics tab para makita natin kung ano yung content at kung magkano na yung na-accumulate natin na revenue from Google AdSense. Ito na po yung sinasabi ko kanina. Ayan. Nag-green na po yung dollar sign at naka-on. Lahat na po ng videos ko naka-monetize. So, punta na po tayo sa analytics. Ito na po yung content ng channel analytics natin. For the past 28 days, meron tayong 13,400K na views. Watch time na 2,000 hours. And then, subscribers na plus 57 subscribers for the last 28 days. And itong estimated revenue natin is $1.11. So, ang tanong guys, paano ba tayo makakakuha ng Google AdSense pin? So, nakarely po siya dito sa estimated revenue natin. Kung mapapansin nyo, meron tayong $1.11 for the past 28 days.
Pero ito dapat maging $10 sa lifetime. So 28 days lang tayo, pero pag sa lifetime natin i-check, dapat meron tayong total of $10. Kasi yan po yung threshold para ma-notify po si Google AdSense at automatic po siyang mag-generate ng Google AdSense pin ninyo. At pag na-reach nyo po yung $10 dito, may marireceive po ulit kayong message galing kay Google na na-generate na po yung AdSense pin ninyo at ipinadala na po sa address. So take note guys, yung address na nilagay nyo sa nung nag-register kayo sa Google AdSense account, doon nila ipapadala yon. Kung gaano katagal bago dumating, well, depende siguro yan sa country at sa lugar kung nasaan kayo. So in my case, naghintay ako ng 1 month, 1 month and 3 days bago ko siya natanggap mismo sa bahay ko. At kung nailagay nyo na po yung Google AdSense pin ninyo at nakapag-register na kayo, hindi pa po dyan nagtatapos. Kasi kung iniisip nyo na magkakapera na kayo, well, hindi pa po. Kasi sa YouTube, meron tayong tinatawag na minimum withdrawal balance. So, dapat meron kayong $100. Kasi yan po yung minimum para pwede kayong makapag-withdraw. So, hihintayin nyo yan hanggang umabot ng $100, tsaka lang kayo makapag-withdraw. And preferably, yung ginagawa ng karamihan ng mga YouTubers is sa Western Union nila, wini-withdraw. So, definitely guys, gagawa rin ako ng video kung paano mag-withdraw at kung magkano yung unang YouTube sweldo. At gagawa rin siguro ako ng separate na video kung paano ilagay or ipasok yung iyong Google AdSense pin sa inyong Google AdSense account, para mas makompleto na po yung tutorial natin. So guys, sana nakatulong sa inyo tong video na to. At kung gusto nyo pang mapanood yung mga ibang step-by-step video tutorial na gagawin natin in the future, please do subscribe to my channel. Huwag nyo lang kalimutang i-click yung bell para ma-notify po kayo pag available na po yung mga ibang video tutorials natin. And don't forget to give this video a thumbs up, and I'll see you in the next video.